Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, ang Mr. One Stop TV. Ito po. So, ayun guys, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng intro sa ating YouTube channel gamit lang ang KineMaster. So, yun yung ituturo ko sa inyo for now on. So, sa mga bago pa lang dyan na hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo na yan. At huwag mo rin kakalimutang i-like, share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ayun guys, sisimulan na po natin. And 1, 2, 3. So ayun guys, sisimulan na po natin ang paggawa ng intro gamit lang ang KineMaster. So for now on, ipapakita ko muna yung intro na nagawa ko dito. So panoorin nyo muna to. Yan po. Yan yung ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yan. So ayun guys, sisimulan na po natin. So first step, pupunta po tayo sa Google Chrome syempre. Dito po sa Google Chrome. So pagkapunta natin dyan sa Google Chrome, search natin yung Google. Google, then search Splash Frame. Then dyan tayo kukuha ng paglalagyan ng picture natin sa ating intro. So, pipili po tayo dyan kung ano yung gusto natin. So, maganda pag nakaganyan na kasi hindi siya mahirap tanggalin yung mga background. Yeah, na puti-puti. So, pagka-download natin dyan, pupunta po tayo sa remove that background. So, yan yung ginagamit ko para one click lang, remove na kaagad yung background. Hindi ka nagagamit ng mga pag-alis ng background, ganon. Then, papadali yung trabaho mo dito. So, click upload image. So, browse. So, click mo lang yung splash frame na dinownload mo. So, pagka ano mo yan is tanggal na kaagad yung background niya. Ito ang kagandahan ng remove background online. So pagka-download natin yan, pupunta tayo sa Google. Then, type pastel background. Da-download po tayo ng background sa ating intro. Kung depende sa inyo kung ano yung pipiliin yung background sa inyong mga intro. So, for example, maglalagay ako ng example dito. So, ito yung lalagay nating background sa ating intro. Then, open na natin yung PicsArt. Kung walang skip dyan sa inyong mga PicsArt, gamitin nyo na lang yung Facebook nyo. So, click with Facebook. Yan. Pag nandyan na tayo, then kukunin natin yung background na dinownload natin kanina. So, yan po yung background na dinownload natin kanina. Then, kukunin po natin yung picture. Kung ano yung picture na ilalagay nyo dyan sa inyong mga intro. So, ayun guys, andito na po tayo. Kukulin lang natin yung picture natin. So, pipili tayo dito kung ano yung ilalagay natin, no? Ito yung pipiliin ko for now. Yan. So, pagka okay na yan,
Yan. So, pag okay na yan, click plus sign. Then, add ka ng photo ko, which is yung splash frame na dinownload mo kanina na tinanggal mo ng background. Yan. So, pagka ano yan, pagka open natin yan, pagkakasya natin dun sa bilog. So, ayan. Yan, kasya na siya. So pagkatapos dyan, guys, pupunta na po tayo sa remove that background online. So, punta na po tayo sa remove that background online. Remove background online. So, pagka punta natin dyan, browse natin, then i-remove na lang natin yung background niya. So, meron na tayong profile picture logo na ating gagamitin sa ating intro sa ating YouTube channel. So, download na po natin. So, ayun guys, dinownload ko na siya. So, punta po tayo sa KineMaster. Gagawin na po natin yung intro. So, create, then next, then click natin yung pastel background na dinownload natin kanina. So, hanapin po natin yung dinownload natin kanina. Ito po. So, yan yung dinownload natin kanina. So, fit natin yan. Yeah. So, yan yung dinownload natin kanina. Yan. So, pagka select natin yan, then, lalagyan na natin yung ni-remove that BG natin kanina na ginawa natin sa PixArt. Yan. So, pagkalagay niyan, gagawa na tayo ng transition, which is yung pag tataas baba niya, kaya pag galaw-galaw niya, yun yung transition na sinasabi ko. Then, may nakikita kayo sa gilid na parang susi, yun yung ipipindot natin. So, ilalagay natin sa baba, pahabahan muna natin to, then select key, then iusod natin to, tapos yan, then click natin yan, select key plus sign yan, then iano lang natin ulit, tataas natin ulit, then yan. So, i-craft na natin to. So, meron na tayong nagawang intro na una. Ito po. Ganyan po gumawa ng intro. Depende na sa iyo kung kaano kabilis mong ilalagay yon. So, sa mga nagtatanong kung paano pabilisin to, lagay lang natin, i-click natin yung key. Yan. Then, may ano dyan, may arrow. Pabibilisin mo lang yan. Yan. Yan guys. Bibilis na yan. So, bumilis ng konti. So, ganyan lang guys, no? So, magsisilik ulit tayo ng profile picture logo. So, meron na akong inano dito, then ito po. So, susubungan naman natin sa kabila. So, lagay muna natin dito yan sa baba, then mag-create tayo ng transition ulit. So, select natin yung key, then taas, then
Click natin C, plus sign sa gilid. Then, taas ulit. Then, plus sign sa gilid. Then, taas ulit. Taas sa gilid and taas ulit. So, ayun guys. Napakaliwanag ng aking paliwanag. So, nakagawa na tayo ng intro gamit ang dalawang picture logo na ginawa natin sa PixArt. So, yan. So, pag nakagawa na tayo niyan, gagawa ulit tayo ng sa gitna, which is yung ginawa ko kanina sa intro. So, magsisilip tayo ulit ng picture. Change siya na guys, no? Hindi complete yung picture ko dito. Masyadong pangit yung mukha. So, pagkaano natin dito, gawa tayo ng lumulundag-lundag na ganyan sa gilid. So, ilagay natin ulit to. Paulit-ulit lang guys yung ginagawa ko dito guys, no? So, napakadaling sundan. So, select profile picture logo for the intro. So, select key. Then, atras. Select key. Then, plus sign. Abante. Abante pala, no? So, usod. Abante. So, usod. Abante. So, usod. Abante. So, pahabain lang natin to guys. So, lulundag na siya. Pahabain lang natin to guys, no? So, ganito na siya guys. Wait lang. So, ganyan. Yan guys, yan. Yan. So, tapos pababalikin natin. Ito po. Select key, then plus sign. Yan. Then plus sign. Then yan. Then plus sign. Yan. So, tapos na po ang ating pangatlong picture. So, binagalan ko lang siya guys. So, kung gusto nyo mapabilis to guys, yan yun lang, paiksi nyo lang. So, yan. Yun guys. Yan. Then, pupunta siya doon. Then, lulundag. Then, punta siya dyan. So, yan. Napakadaling ano. So yun guys, sunod na natin yung paglalagay ng picture natin, which is yung napakapang na picture ko. So ito guys, lalagay na natin yung picture design ng ating intro. So ito na po. Natin yung picture ko. Ito muna. Then, lagay natin dito. Then, kakrap natin. Then, lalagay ulit tayo ng picture ko. So, yung pangalawang design. I-resize natin to guys, no? Make sure na magka-size yung ilalagay nating picture dito. So, crop natin. Crop natin. So, lalagay tayo ng picture ulit natin. Yan. Make sure i-resize natin ulit. So, crop.
So ayan guys, meron na tayong picture. Lalakayan lang na natin to guys, no. So maglalagay na tayo ng text sa ating intro. Text design. Lalagay natin dito yung pangalan ng ating YouTube channel. Lagay ko yung YouTube channel ko guys, no. Mr. One Stop TV. So lalagyan natin ng design to. Yung font size, babakuhin natin. Yung palalakihin natin. Then lagyan natin ng outline para makita siya guys, no. Lakihin natin to guys. Lakihin din natin to. Yan guys, lalagyan na natin yung design ng ating text na nilagay, which is yung YouTube channel name natin. So, in animation po yung ipipindot natin. Ito po. Yan guys. Pindutin natin yan. Then, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Feed, meron tayong feed dyan. Sa akin kasi, nilalagay ko dito is yung letter by letter. So, mas maganda siya guys. Pag letter by letter. So, yan guys. Ito po. Yan, meron na tayong text design. Which is yung YouTube channel name natin. So, pagkatapos dyan guys, download tayo ng mga Facebook logo, Instagram logo, then ang ating YouTube logo. So meron na akong na-download dito guys. So meron na akong Facebook logo, lagyan natin dito. Una. Then yung pangalawang logo. GCIM. Ito po. Yan. Yan. Then yung ating pahabain lang natin siya guys. Yan. So ilalagay na natin yung yan. Lagyan natin dito sa pangalo. Palitin lang natin to. Tsaka ito. Yan. So, meron na tayong logo ng mga dyan natin ilalagay yung mga Facebook name natin, Instagram name natin, tsaka YouTube channel name. So, ilalagay na po natin. Rods Alvarez. Lagyan natin yung design. Then yung Instagram natin. Mr. One Stop TV. Palikin natin, lagyan natin design. Then, ito
i-duplicate natin. So ayun guys, tapos na tayo mag-design ng mga text line natin. So ang susunod, ilalagyan natin ito ng mga animation. Katulad din ng nilagay natin kanina sa ating YouTube channel name. So, yun po. Ipapantay lang muna po natin siya. Yan. So, sobra. Natin to. So, ayun guys. Lagyan na natin ng transition. Just fade. Fade din. Pero, depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyong transition. Sa akin, fade. Para mas maganda yung design. So, tapos na po tayo sa ating design text. So, nakapag-design text na tayo. Yan na po. So, ang susunod natin gawin is lalagyan na tayo ng audio para sa ating YouTube intro. Just to. So, ayan guys. Ang panghuli guys, lalagyan na natin ng subscribe button. So, sa mga hindi pa alam masyadong maglagay ng subscribe button ng Green Effects, download nyo lang sa YouTube ang subscribe button, green screen. So, type nyo lang dyan, then lalabas na dyan. Kayo na pipili kung ano yung kukunin nyo dyan, no? Download nyo. So, hindi na ako magda-download kasi meron na akong subscribe button sa aking video. So, i-attach lang natin yung green effects ng subscribe button. So, ito siya. Lagyan natin dyan. Then, select natin yung chroma key. And guys, select natin yan. Then, enable. Select enable. So, ayun guys, meron na tayong subscribe button. Ayun guys. Ayun natin siya. Ika-craft natin siya para mag... Yan guys, lagay niyo dyan. Then, meron na tayong subscribe button. So, ito na guys, papanoorin na po natin. And 1, 2, 3. So ayun guys, napakaganda ng ating YouTube intro. So hope guys, marami kayong natutunan ngayong araw. Sa mga bago pa lang dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, isubscribe na ang aking YouTube channel, Mr. One Stop TV. At huwag nyo rin kalimutang i-like, share, and hit notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So ayun guys, thanks for watching and God bless.